Yo, what's up guys? AxiBlaze TV here. Welcome back to our channel guys. So for today's video guys, day 2 ng ating budget build of the day, no? Kahapon hindi tayo nakapag-upload simula nitong video ng day 1 natin, no? So ihabol natin for today. And also wag nyo na rin kalimutan na panoorin yung ating latest upload, yung ating quality team, no? Hindi na siya yung budget build, no? Ito na yung quality build ng Jumping Lason. Dito nyo malalaman kung worth it pa rin ba kumuha ngayon, no? Especially tingnan nyo yung price guys, nagbaba, no? Pero still solid pa rin siya, no? So panoorin nyo guys. Also guys, kung pwede manghingi ng favor, no, paki-like naman yung mga video natin. Kada nanonood kayo, hit nyo yung like button. And kung bago ka lang sa channel, subscribe ka na rin, no, for NFT games, update, and Axie, syempre, especially. And also guys, sa mga dati nang nanonood sa channel, no, so kung napapansin nyo, bawat video sinisikap ko na bawasan, no, yung ating video na, I mean yung duration, no, kasi kung mapapansin nyo 30 minutes palagi, 20 minutes, no, so sisikapin kong paiksiin, pero nandun lahat, no, ng kailangan yung malaman, especially dito sa mga budget bills natin. Okay, so wag na nating patagalin, punta na tayo sa market, no. Okay, so para mabilis tayo, naghanap na ako ng Axie team, no, bago ko pa i-record yung video natin, yung budget build. So update ko kayo. Ang ating build for today is yung tinatawag na strawberry shortcake meta or strategy, no. Hindi naman siya actually meta, pero ito yung dito umiikot, no, yung gameplay nito, yung strategy nitong team na binuo natin. So kung kilala nyo si Indes guys, yun yung idol din natin yan, no. Syempre napakalakas na pro player sa Axie Arena. Siya yung isa sa mga gumawa noon sa budget build niya nung nakaraan. So search nyo lang sa YouTube si Indes, no, pro player sa Axie yan. At basically, ito yung meron siyang Axie sa likod, no, sa backline niya na naka-strawberry shortcake. At hinihil niya yung midline niya, no. So sobrang hirap patayin, sobrang hirap matalo ng ganitong lineup. Okay, so proceed tayo. Syempre, unang-una, yung ating tank, no. So kung familiar kayo sa ating pagbuo ng tanks, especially dito sa day 1 na budget build natin, almost identical din siya, no, kasi nakahanap pa rin ako ng napakamura, no, 232 na magiging tank natin. Okay, so ngayon ang medyo downside lang niya is medyo malambot, no, malambot yung kanyang HP, pero still hindi naman natin siya para ipang sustain talaga ng pangmatagalan. Ang purpose ng tank natin sa ganitong build is makadamage siya, maka-steal siya, may double steal kasi siya guys, kaya gustong gusto ko siya. Kahit na hindi siya ganun katigas, talagang kung magbibuild ako, kukunin ko pa rin to. And also, meron naman siyang 70 shield, no, sa bamboo shoot, no. So yun ang kagandahan sa kanya, may energy steal ka na dalawa. So talagang kawawa ang kalaban mo pag na-tsempuhan mo ng double serious or kahit serious rise, no. Night steal and may damage, may shield up. Okay, so basically, yan yung ating approach pagdating sa tank, no. Gustong-gusto natin yung may beast card for damage, no, matulungan yung midline at backline Axie natin for the beast damage, no, para ma-eliminate natin yung tank ng kalaban. Proceed tayo sa midline guys, eto na, $208 only na reptile, 43 speed, 52 HP, so makunat yan. At ito yung skills niya, no. So again guys, ito ay only $209 at for me sobrang solid nito. At kung magbibuild man ako, isa to sa i-consider ko talaga, no, na gawin kong midline. Bakit? Unang-una, nandito yung nabuff na card, no, yung Why So Serious or yung Razor Bite. So pag versus Aquas lang guys, at napakataas ng shield at damage nito, lamang na lamang ka na kaagad. Pangalawa, bakit ko siya nagustuhan? Kasi meron siyang beast card, no. So pag medyo maganda ang bunot mo at nakapag double na throw ka, tulong din yan, no, para ma-burst mo yung enemy plant ng kalaban, no, kasi importante yung beast card, no. So masakit yan, no, pag naibato mo yan. At pangatlo, yung card niya meron siyang teal shell. Sorry guys, hindi ko pala na-zoom, no, sa mga hindi familiar, ayan, para mabasa nyo. Ayan, okay, ulitin ko lang ha, yung Razor Bite, ito, may heal yan kapag nag-damage ka sa Aqua, no. So versus AAP na kalaban sa arena, napakaganda.
not throw, discard niyan, no? So pag dalawang not throw, may chance ka ng bonus damage diyan. At kahit naman walang dalawang not throw, masakit pa rin yan, no? As discard. Pangatlong card, Deep Sea Gore or Teal Shell for very high damage, no? High shield, sorry. At pag uma-attack pa, may additional ka pa ulit na 30% na shield, no? And also, lastly, yung Croc or yung Nile Strike, 85 damage, na nerf siya ng 5 damage, ang alam ko, pero still high shield yan. So, sobrang taas ng shield. So, bakit ganyan, Axie Place? Wala man lang 0 cost yan, tapos parang ang hina ng damage niyan, no? Tingnan mo, puro reptile card, tapos shield na naman, tapos ito, isa lang ang damage niyan, beast card. Paano pag kulang energy ko, ganyan-ganyan, paano makakasurvive yan, paano makakadamage? So, talagang intended itong build na ito na yung midline natin is maging high shield na Axie. Okay? So, bakit kailangan na high shield? Kasi kailangan niya mag-survive pagka binomba siya ng energy ng cards ng damage ng kalaban. High shield siya, no? So, definitely, napakataas ng chance niya dito pa lang sa Teal Shell, napakataas ng chance niya mag-survive. Dito ngayon papasok yung strategy ng backlane Axie natin, which is itong Beast card na, Beast Axie na $186 lang, 42 speed na, good na yung moral niya, no? At medyo mabilis pa siya, no, sa standard. At ngayon, ito yung card composition niya. Naka-strawberry shortcake or yung card na tinatawag nating sweet party. Again, i-highlight natin to kasi ito yung strategy ng build na to, no? Ano ba effect ng sweet party? So, 2 energy siya, guys, ha? Take note, dalawang energy ang kailangan mo para magamit siya. May 40 shield, 0 damage. Pero ang effect niya, heal front teammate for 270 HP. If there are no front teammates, heal this Axie instead. So, meaning, bakit ka nagkuha ng Axie na midline na puro shield? It's because para ma-pull up mo ito. Kumbaga binarrage ka ng damage cards, naka-survive to, nakakast ka ng sweet party, so parang wala nangyari. Kasi 270 HP ang ire-regen niya dito sa midline Axie mo. Meaning, sobrang hirap patayin ng midline, hindi ka pa makaabot dito sa backline. Okay? Meron siyang single combat, Ronin, para sa beast damage, may pang energy control ka na Goda and high shield naman yan kahit papano, at meron ka pang cotton tail for additional energy gain. Bakit kailangan mo ng zero cost sa backlane? Unang-una, ang kagandahan nito, naka single combat ka, ang single combat, guys, magki-critical siya kapag kinombo mo siya sa at least 2 cards. So kung 2 energy ka lang, pag nag-single combat ka at may cotton tail ka, i-combohan mo lang ng another piercing sound or dalawang single combat, kahit 2 energy ka lang, mapu-pull up mo yung critical niya kasi nga may 0 cost ka. So dalawang energy mo lang, dalawa lang, diba? So dalawang single combat, inactivate mo, sinabayan mo ng 0 cost, so 3. So mag-a-activate ngayon yung dalawang critical ng single combat. So sana nasusundan nyo yung idea behind this, no? Ito, bonus na lang to na damage and also pang energy control. And also, para ma-pull up mo to, kasi sasabihin ng iba, Axie Place, ang taas ng energy cost niyan, eh, paano ko magagamit yan kung kulang ako sa energy? Diyan ngayon papasok yung Luna Absorb. Ito, yung zero cost na may gain 1 energy, no? So, parang may solusyon siya, no? So, yung mga tanong mo sa paano mo mapu-pull up yung ganyan, eh, ang lakas sa energy niya, ganyan. Ito, kailangan ng kakombo nito na at least 3 cards. Paano kung kulang ako sa energy? So, ito na yung sagot mo dyan, basically. At bukod dyan, huwag mong kakalimutan, may double steal ka ng energy dito. So, hanggat na sa early round, hanggat buhay ito, mapu-pull up at mapu-pull up mo. And also, makakapagbato ka ng maraming cards dito. Makakapag-shields up kapag kinakailangan. Kasi, dalawang energy steal, may energy gain, may energy destroy ka pa, and may heal ka pa. Kung sakasakali na bubuhusan nila ng cards to, mag-shields up ka lang dahil nga marami kang energy, so makakapag-cast ka ng ilang cards dyan, high shield dyan, and sabayan mo lang, no, ng cotton tail or ng sweet party, no, para ma-pull up mo yung ganong diskarte. So basically, guys, ito yung idea ng team composition na to. At sa mga, syempre, hindi naman maiwasan, mayroong mga nagko-comment na napapansin natin, no, na yung team mo, yung plan dito, team mo, wasak sa bis yan, ganyan. So, guys, sa totoo lang, kahit ano pang team mo, kahit ang isang pro player, walang Axie team na pinakamalakas at walang kayang tumapat sa kanila, no? So, nasa sa
pagbibuild nyo na lang yan, nasa diskarte nyo, and sasabihin ko sa inyo ng diretso, walang Axie team na pinakamalakas, no? Kasi lahat yan merong kahinaan dahil nga ginawa yung Axie team niya yan, yung class advantage at disadvantage na balance yan, no? Kung nakita nyo na yun, yung triangle niya, no? Ang beast, malakas sa plant, sa reptile, ganyan. Ang reptile, malakas naman sa aqua at sa bird. So, balance yan, no? Balance na balance yan. At kung may mabuo ka man na perfect na Axie team na kahit anong itapat mo is kinakaya, napakaswerte nun, no? At saka, talagang quality yun. Yun ang ini-aim naman kasi talaga ng mga pro player, mga nasa leaderboard, no? Kumbaga kahit anong Axie team pa yan, palag-palag, para na lang yung poison team, di ba? Kahit ano pa yan, palag-palag ang poison team, di ba? So ganun lang yun, at naiintindihan ko naman kayo na sasabihin ng iba isa, yung Axie mo na ganyan, ang dali lang patayin yan, o ito, ang pangit niya kasi ganito yan, mahirap i-pull off yan, yung mga revenge daw, mahirap daw, hindi daw magagamit. Na guys, nakita ko na to, itong mga gameplay na to. At may nagsasabi rin na pinanood ko yung buong video, wala namang gameplay. Again guys, yung pinapanood nyo is build suggestions, no? Hindi naman tayo araw-araw bumibili ng Axie team sa market, no? So ayun lang. At compute na natin guys, no? Inano ko lang naman sa inyo yung napapansin ko mga comment. At disclaimer, wala rin tayong sinasabi rito na kaya mag-2K MMR nito mga binubuo natin dito. Pero definitely hindi ka bababa ng 800 MMR kung ganito kaganda yung mabibuild mong team composition. At least 1000 MMR mame-maintain mo. And even higher, pagka na talagang nag-grasp mo yung full capacity nito, nagamit mo siya sa pinaka, kumbaga, ma-master mo yung team mo na ganito, isa kayang-kayang pumalag nito kahit kaninong team, no? Compute na natin guys, no? Para mabilis tayo, 200 sa Ethereum na lang, 0.05 yung plant natin, yung midline 0.045 at yung ating backline 0.04. Okay? 0.135. So magkano yan? Ethereum ngayon guys, 231, almost 232. So ayun guys, ito ah, zoom natin. For only 31,300 pesos, naka-build na tayo ng sobrang solid na Axie team at hindi basta-basta papadaig no sa mga kahit anong composition pa yan. Syempre, wag mo lang itatapat talaga doon sa mga sobrang nasa high MMR, di ba? Pero papalag pa rin no, nasa discard rin naman ninyo yan kasi nga magugulat eh. Pwedeng may surprise factor itong team na to dahil pwede ka bigla mag-heal, eh, 'di ba? So kung hindi sila aware sa strawberry shortcake at yan ang diskarte mo, bubuhusan nila ng energy itong midline mo. Ang taas ng shield, hindi namatay. Biglang mag-heal ngayon to. So puno ulit buhay ni Reptile, no? So pahirapan talaga siya. Ganun lang, ganun yung diskarte niya. Also, naglagay rin ako dito ng extra Axie, no, kung nakita nyo na rin na naklik ko siya kanina. So, pwede mong ipalit to sa midline. Bakit? Kasi, mas mahal nga lang siya, no, 279 versus 208. Pero, parehong good siya. Kaya ko lang to pinili kasi nga, mura siya, no. Tapos, ang gaganda naman ng card niya, no. Walang problema kung walang zero cost kasi nga, ito yung diskarte niyan eh, no? Pero pwede mong palitan ito. Okay? So ngayon, ito namang Axie na to, may Vine Dagger. Pag kinombo mo yan sa Hatsun na 80 shield, napakataas. So syempre, same idea dito. Kailangan high shield nga yung midline Axie mo. Gagawin mo siyang midline ha. So ito pa lang, isa pa lang nito, tsaka isa nito, magdodoble pa yung shield nito. So napakataas. May high shield to, 40, may shield din to. Ang maganda nga lang dito guys, kaya mas mahal siya ng konti. Kasi Incisor, may slow to, 2 rounds. May slow rin naman to, no? Yun nga lang, wala siyang zero cost. At ito may minus attack, no? Na high damage to guys, ha? Versus aqua and birds, no? Yung peacemaker, napakaganda niyan. So kung gusto mo naman itong gamitin mo, something na ganito sa midline mo, 0.06, i-add mo yung backline na beast, 0.04, at yung tank, 0.05, so 0.15. So aabutin ka lang ng approximately more or less sa 35,000, no? 34,780, so more or less 35 to 36, no? So sobrang solid na nito, either ito 31k, no? 31k plus, ito, or
palitan mo siya kung gusto mo ng much better na mas quality, no, for me, kasi nga may zero cost siya, malaking bagay kasi pag may zero cost, pwede ka ring magganito, no, for only almost 35,000. So again, sana may natutunan kayo dito, guys. At also, gusto ko lang banggitin last na, no, para tapusin yung video. Guys, hindi porket ito yung pinakita kong skill ng tank, ng midline, ng backlane, at ang strategy is strawberry shortcake, hindi kailangan na beast yung ganitong Axie. Pwede kayong mag-go for aqua, ganyan. Pwede kayong mag-go for kung ano man, bird, or kung anong possible, no, na pwede nyo ipalit. Also guys, ito pa pala, no, baka kasi mayroong mag-comment na naman dyan, no, much better, no, ito ang nangyari kasi dito, masyadong mabilis to yung midline natin na reptile, so mauuna pa siyang tumira sa beast. Okay, so ang maganda sana nito, kung makakahanap kayo ng midline, dapat pagka strawberry shortcake, kung anong speed ng backlane mo na naka strawberry shortcake, katulad nito, in sa case nito 42, dapat mas mabagal. Mas mabagal sana doon sa tag dito sa midline mo, no, para kumbaga itong mid baliktad, dapat mas mabilis siya kaysa dito sa midline mo, kasi nga para pagkatapos tumira ng mga kalaban, mahil mo siya kaagad. Okay, mahil mo siya kaagad at magkasunod sana yung speed niya, mas maganda para hindi tuluyang mamatay ito, no, kasi yung in between niyan ng turns ang mahihirapan ka diyan, eh, pagka ganyan. So kailangan mauuna yung mag-heal bago pa ito, no, ma-heal mo siya agad, dapat mas mabilis ito. So in case dito sa build natin, mas mabilis siya, so medyo kailangan mong ingatan to talaga, no, na hindi siya mamatay, kasi nga titira muna siya, at paano kung may sumingit na isa, no, na kalaban na Axie, so pwede siyang mamatay na kaagad dun. Unlike kung mauunang mag-heal to, may heal na kaagad si reptile, tapos makakabato pa ng card, no, so yun yung maganda dyan. So pwede mo nga kunin to, no, eto, bakit? Kasi 41 speed lang to, eh, diba? 41 speed, tapos midline mo siya at ng backlane mo 42. So mauuna siyang tumira kaysa rito. So definitely mahihil niya to, no, bago pa tumamatay, no. Kasi halimbawa guys, bakit kailangan mas mabilis itong pinakamabilis, yung naka strawberry shortcake sa backlane? Kasi pag mga aqua kalaban mo, ang bibilis niyan. So definitely mahuhuli kayong tatlo, yung team mo talaga, buong halos buong team niya mauuna. Maliban na lang siguro sa plant, no. Yung plant mo kasi mabilis-bilis, eh. So ngayon, bawasan na yung reptile mo. Eh paano kung mauuna pa siyang bago pa makatira to, yung backlane mo, is may titira pang isa sa na aqua sa kalaban. So baka hindi na mag-survive to, no? So much better na maunang tumira to para ma-heal ka agad to. And then kung meron man sumunod na makaka-atake pa rito, safe na siya. Kasi na-heal na siya, eh, di ba? Ganon yung thinking niya, nung yung play niya, no. Pero definitely dahil mura nga ito, pwede na rin, no. Pwede na rin siya, pwede mo namang magawa ng paraan na rin 'yan. So nasa sa inyo na rin 'yan, okay? So ayun lang guys, at napahaba na naman ata. So around 18 minutes na tayo. So bukas try ulit natin mag-upload ng ating budget build, and sana may natutunan kayo. Thank you so much. See you on my next video, guys. Bye-bye.